Alam mo, isa guys, kasi si MJ pumunta ng Pasay at magpa-vaccine. Hintay ko siya, pero narating. Nandito ka sa baba guys, kasi walang tao dito. Tsaka bukas din yung pintuan namin. Kaya dito na ako naglagay ng selka sa mukha ko. Pwede yung nilalagay ko sa umaga guys, Myra E. Fresh Glow na Facial Moisturizer. Ito yung parang nakawala sa mga pifas ko dito. Ang dami kong pifas dati dito. Ngayon nagmo-moisturize na lang ako. Alam kong ibang nilalagay ko. Moisturizing at saka yung silka na cleanser. Wala na talaga yung microblading ko sa kilay ko guys. Oh. Kailangan na naman siyang iulitan. Hindi na siya halata. Tsaka na pag nasa Kuwait na naman ako. Mahal ang microblading dito guys. Hindi ako. Ayan guys, tapos na. Yan lang naman talaga yung ginagawa ko sa araw-araw. Pagkatapos ko ng maglinis, lahat. Yan ang ginagawa ko sa sarili ko. Kahit lotion guys, hindi na ako nag-lotion. Yung silken sabon, yan lang gamit ko. Hindi siya dry. Nakakasave na ako ng lotion. Kasi nung ginamit ko yung silken na papaya, hindi ako nag-dry. Tsaka yung parang maganda siya sa balat. Hindi na ko na sa lotion sa araw-araw. Iwas gasto guys. Ihirap ng buhay dito sa Pilipinas. Naka-play pa guys. Oh. Hindi pa ako tapos sa mga task ko. Andito pa. Oh. Hindi pa ako tapos sa task ko guys. Ang dami ko pa na piniplay. Tsaka mag-breakfast ako. Ito yung gatas. Guys, sa gatas ayaw ko na. Mainit na mainit yung COVID na ilalagay. Oo, nagluluto ko na. Ilalagay ko na siya ng kunting mainit. Tsaka tinuto na ko yung gatas para hindi siya mamulong. Kasi, hindi ko kaya yung mainit na mainit guys. Kaya guys, magagas lang ako ng kamay. Nakakagas na ako. Tsaka ready na ako mag-breakfast. Ito pala yung ano ko guys. Sa breakfast, ito yung kinakain ko. Tsaka sa gabi. Minsan, pati sa gabi. Tsaka, nag-provide ako guys. Sa liit ko matindi. Hindi naman sa diet. Ano. Ayoko lang kumain ng tatlong beses ng rice. Dahil, pag-rice ako ng rice, parang nanginig yung katawan ko. Tsaka, ewan, takot ako baka shoot
magka-sugar. Kasi may ano kasi kami, sa family namin, kapatid ko may sugar, may high blood pa rin. Kaya iwas. Minsan fruits lang yung kinakain ko pa rin. Minsan sa gabi, gatas lang talaga. Iniinom pa tsaka natutulog. Yun lang. Kain ka guys. Mahalap tong ano yung brown ng gardenia. Saka may isa pa nitong gardenia na ano yung brown talaga na hindi siya yung plastic. Masarap yun yung may raisins. Ito kailangan siya ng mayonnaise pero wala na iubos na. Mahalap naman kahit wala siyang mayonnaise or yung kalaman. Masarap siya guys kasi may mga sisimisage siya. Pero mas masarap talaga yun. Nasasarapan talaga ako. Kasi nung bumili ako sa ano sa grocery, wala na yun. Kaya ito na lang nabili. Mas promise yung ano yung sa ka na sabuni yan na yan ako. Gusto yung gusto ko yung balak ko, wala akong lotion. Ito na yung balak ko, wala. Kahit dry na, hindi. Talagang sabon lang talaga ako sa umaga at saka sa gabi pag magkababa. Wala akong nilalagay ng lotion, wala. Ito tahimik sa labas guys, parang hindi lang siya sa balik. Siguro tulad ko yung mga taong lang baba ko. Tapos nasa palimpi kami. Yung salo na tinatabuan ko dito sa Makati, nasa bandang palimpi talaga. At maraming taong naglalakad dyan, pagpunta ng palimpi. E ngayon pa, tahimik-tahimik lang. Guys, hindi pa ako nakapag-polish. Tsaka, Monday morning early, mag-outing kami. Punta kami ng Nova Hachi, sa Cotabato. Sa lugar ng amin na. Ayaw mo nga sana ng sumama kasi pupunta sana ako ng PUA para sa in-push-up ko at saka pagkuha ng national ID kasi required daw sa visa yung national ID. Pero nahihila ako magsabi sa mga hindi ako sasama dahil hindi mo kung ano sabi ko ay sa mga dahil pupunta ako ng in-push-up. Akala ko kasi pupunta pa kami ng uwa at mag-wandi doon. Ang sabi nung sa ano, yung mga kilala ko dyan, sa bandang na nagbabantay na ukay-ukay, sabi niya at hindi sa PUA, kukuha ka ng inpusyet, record yun, tapos punta ka lang ng PUA, makukuha mo na yun. Yun, huli ako ng ano, huli kong nalaman, at pag sabi na kung sasama ko sa legal lectures. Kaya ngayon nila ko yung magsabi, kaya parang pagdating na naman ng legal lectures, mag-day off na lang ko. Tsaka, punta ko ng PUA ko pa ng inpusyet, sana kayo. Ako, Diyos ko, gusto ko na talaga. Ano kami pagbalik ng Kuwait? Guys, ang hirap dito sa Kuwait. Eh, dito sa Pilipinas. Ligaya ng Kuwait na buwan-buwan. May ano ba ang sahod dito? Oo, may trabaho. Pero, Diyos ko, ang layo ng sahod. Guys, isang lingin ko po parang isang araw lang na sahod doon sa Kuwait. Ang dahil dito, hindi kami per day. Porsentuhan kami. Pag may customer, yun, 45 cents sa'yo. Minsan naman yun, dito yung alam naman natin sa Pilipinas, sa kahirap ng buhay. Hindi ka dami. Walang maraming customer talaga. So, compete mo talaga yung ano. Pero, tinitiis ko lang talaga guys kasi andito ko sa Maynila, wala ko yung matitira, kundi magre-rent ako. So, dito, free yung food, free yung stay ko. So, tiis-tiis na lang guys. Diyos ko. Tagal ko na dito sa Pilipinas guys. Napinga dahil sa COVID nito. Pero sana, kasi sabi process na daw yung employee yung visa ko. Sana nga, one of these days or weeks, nandyan na yung visa ko. Para makalipad ako guys, kasi ang hirap. Kahit sarili ko nga, halos hindi ko hindi ako makabili-bili ng mga gamit or yung gusto ko. Di gaya nung nasa Kuwait ako. Kasi mag-itihos ko doon.
Lumansa ko ito po guys, Diyos ko, lahat ng luho ko makukuha ko. Kahit hindi ko kailangan pa, basta gusto ko, bili ko siya. Mahirap pala kami guys, yung parang luho mo, uulit mo. Padala ka ng padala ng pera. Sa bandang huli dapat pala mag-ipon. Kaya pagbalik ko guys, talaga mag-iipon ako. Oo, mag-ibig ako sa pamilya ko. Pero hindi na kagaya dati. Yung luho ko parang, kaya ko na siguro kasi dito nga, natitiis ko na. Pero kailangan na tayo guys mag-ipon. Dahil magka-high school na yung iniis akong anak. Sana guys, doon ako. Wish ko lang na sana sa Christmas, doon ako mag-Christmas dahil parang ayaw ko mag-Christmas na din, mag-Christmas dito dahil wala yung anak ko. Hindi ko nga ako sa Pilipinas pero wala yung anak ko. Ayaw ko din umuwi guys dahil malaki pa yung gagastusin ko sa mga requirements ko, sa medical, at may placement pa. Tapos ko sana ko partner, tapos uuwi ako ng Pilipinas, yung ticket ang mahal-mahal, baka na ko sustain lang. Tapos sana kapalipad na ko ng Kuwait, at saka doon ako mag-spend ng Christmas. Kasi doon walang Christmas, parang normal lang pag Christmas, nagtatrabaho. Pag uwi sa gabi, tsaka nagsiselebrate ng Christmas, minsan naman hindi na makapagsiselebrate para sa pagod. So, kakain na lang sa handa niyo, pagkatapos tulog or tatawag sa pamilya. Yun. Ganun lang guys. Kaya parang mas maigi doon. Parang hindi siguro. Hindi mo makipili na mamimiss mo sila dahil trabaho talaga doon guys. Walang magkapuan. Pag may customer, talagang may customer. Kasi yung mga kwete, yung mga babae talaga, hindi sila mabubuhay mo. Walang hindi nagpapasalon. Yung parang buong pera nila or sahod nila na salon lang yung salon at saka yung luho nila. Yun lang. Kaya doon, pag salon ka ng patrabaho, lalo na pag yung amo nyo ay yun. Parang kasi yung amo nang sikat siya eh. Kilala siya sa, parang kilala siya sa whole Middle East, right? Fashionista, makeup model at saka basta. Kaya marami din kaming customer, minsan may nasa Qatar, may pumuntang ibang ano, sa Qatar or sa Dubai din, basta sa Arab country guys, may pumunta sa salon namin, minsan yung amo na pumukuha, puntang Qatar or Dubai or saan, sa Middle East, pag may makeup na sa makeup. Kaya nangyari talaga kami customer doon guys, pag guys, kain muna ako.